A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Robin Louis Russet. God is good all the time. God is good all the time. Praise the Lord. God is good all the time. God is good all the time. Salamat sa Diyos. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening po sa ating mga kapatid. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting, Mondays to Fridays, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban. Mapagpalang kami po sa ating mga kapatid. Praise God. Good evening and hello. Shout out sa lahat na kasama mo dyan, Brother Richmond Cuenca. Praise the Lord. Sister Yeye, Brother Mike, Brother Reg, and Sis Pat. Good evening kay Mami Beng at kay Sister Novi. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Binabati natin si Tita Nida, Tita Renny, kay Karen at Cristal. Good evening kay Sis Lola and Ruth. Sister Maureen Avelino, mapagpala. Good evening kay Tita Minda at Shaga, kay Brother Ryan Anuat at kay Tonet. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hingi tayo ng guidance sa Diyos. Samahan niyo po ako manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Praise God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ngayong gabi, kami nagpupuri at sumasamba sa iyo, Diyos, sapagkat ikaw ay karapat-dapat, dakila at tapat. Panginoon, tonight, we just want to bless your name for the things that you have done to our life, Lord God. And sa mga gagawin mo pa, kami nagpapasalamat. Ngayong gabi, Lord, we thank you for the opportunity na kami po ay makapag-aaral ng salita. Thank you for the technology that gives glory to your name, Lord God. The social media platform, we are making the very most of every opportunity. Kaya Lord, habang may panahon, i-take na namin ang advantage, Lord. We take advantage at gagamitin namin to para kami ay magamit sa iyong kaharian. Kaya Panginoon, thank you. And we bless you for protecting us for this wonderful week that you have given to everyone. Thank you, Lord. At sa simula ng linggo, kami po ay magbibigay karangalan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, thank you, Father. And salamat din sa kagalingan, sa kalakasan. Salamat sa mga pagsagot sa aming panalangin. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba ngayong gabi at ang aming pong panalangin na yung iyong pagsama, Panginoon. Puspusin mo kaming lahat ng iyong banal na Espiritu. Kami ay mapuno ng karunungan, kalaman at pangunawa sa gayon, hindi lamang magiging tagapakinig at manonood, kundi Lord, magiging buhay namin ang iyong salita. Salamat Lord, ang mga awiting ito ay para itaas ka. Pinanghahawakan namin ang mga pangako mong tapat, kaya Lord, manahan ka po sa aming mga pagpupuri. Lord, tonight we are praying that we will have an encounter with you and experience you. We will be encouraged and empowered by your word. Ang mga kapatid namin nanghihina, palalakasin, ang mga nanlalamig ay mag-aalab muli. Ang iyong salita ay pag-asa sa aming lahat. Kaya Panginoon, kalakasan ito, liwanag at gabay. Tulungan mo kami, Lord, na makaunawa, maintindihan po namin. Lord, thank you. Muli, ang aming prayer ay ang iyong pagsama. Let us have an experience of your presence. At kung nasaan ang iyong presensya, nandun ang kapayapaan, kagalakan, nandiyan ang pagpapala, Panginoon. Kaya manahan ka po sa aming mga pagpupuri. At Lord, muli, ngayong gabi ay gabi ng pagsagot mo sa aming mga panalangin. Gabi ng pagbabago. Ito'y gabi ng kagalingan. Gabi ng restoration sa aming mga buhay. Gabi na pupunuin mo kami
ng iyong kapangyarihan. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Salamat sa Diyos na buhay muli. Good evening po sa ating mga kapatid. Welcome sa ating OPM online prayer meeting Mondays through Fridays 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben ng Jesus Coffee Church. Kung kayo po ay first time na maka-join, paki-comment dyan. New blessing. Praise the Lord. Natin lahat ng kasama nyo dyan, Sister Janet Gison, isang malakas na amen. Sister Neri Bantugon, good evening kay Sister Jess at si Sister Cheryl and Brother Randy Resurrection. Salamat sa Panginoon, samahan nyo kami magpuri sa Diyos. Awitin natin ito, sinabi mo. Ayan, paki-comment naman yung lyrics dyan para makasabay tayo. Good evening kay Sister Winnie and Brother Jonard Oleta, Sister Ruth Inonog, praise the Lord, Leonie Rose, kay Mami Beng, good evening kay Mami Ading, thank you Lord, kay Sister Veronica Calzado, lahat ng mga kapatira natin dyan sa China, Sister Ria Quaresma, good evening sa inyo. Sister Hansel Blanca, Sister Lorna Avenida, ayan, si Ken Barrientos, good evening. Thank you, Lord, kay Sister Princess Veraya at kay Sister Winnie Jimeno. Sis Josie Nogoy, thank you for joining us tonight. Okay. Samahan nyo kami, magpuri tayo sa Diyos. Ayan, basta sinabi ng Panginoon, tutuparin niya yan. Kaya panghawakan natin mga pangako. Good evening din, Ate Ricadel and Kuya Zen. Renalise, Uambot, God bless you, kapatid. Kahit ang kayamanan ay naglalaho, kaya't pakinggan mo ang sasabihin ko sa'yo. Iisa lang ang hindi nagbabago, lahat ay mawawala ngunit hindi ang iyong salita. Mananatili ka, mananatili ka. Ngayon may pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, kunin ka, luwalhatiin ka. Sinabi mo, mahal mo ako sa piling mo. Ay gumuguho ngunit sa lilim ng presensya mo, kakalingain at di maaano. Lahat ay mawawala ngunit hindi ang iyong salita. Mananatili ka, mananatili ka. Ngayon may pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Sinabi mo, mahal mo ako sa piling mo'y buo. Ako'y nakumpleto, sinabi mo. Balikan
ako maghihintay sa'yo. Sa'yong paraiso, sinabi mo. Salita, mananatili ka, mananatili ka. Ngayon may pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Lahat ay mawawala, ngunit hindi ang iyong salita. Mananatili ka, mananatili ka. Ngayon may pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Sinabi mo, panghawakan natin yan. Pag sinabi ng Lord, tapat siya sa pangako niya. Kaya, purihin ang Panginoon sa pag-join mo sa ating awitin. As we praise the Lord with that song, sinabi mo eh. Lord, sinabi mo. Ayan, mapapakinggan niyo po yan sa ating YouTube channel. Kaya mag-subscribe kayo doon sa Jesus Conti Cavite para lagi kayo updated sa lahat ng mga bago nating upload. Ayan, praise the Lord for joining us. Kung kakapasok ko lang, kakatapos lang pa nating magpuri sa Panginoon. Maya-maya yung Word of God, kaya stay tuned lang tayo. Kung kayo naman ay first time, pakicomment dyan, new blessing! At sa mga kapatid natin, na hindi pa nakapag-share ng ating live, kapatid, gawin na natin. Facebook natin, libre naman yung pindutan dyan sa share. Kaya gawin na natin yan. And tag your loved ones, share, ayan, try post. Ayan, post na yan. Salamat sa pag-share na. Good evening kay Sister Celine Rovino, Sister Ingracia Girlie Omori. Happy, happy birthday, Girlie Omori! Ayan, binabati din natin Sister Mira and Brother Yuri. Brother Manwin, Sister Carla. Hello sa inyo dyan. Purihin ang Panginoon. Binabati natin, mga kapatid natin, si Brother Dablo. God bless you. Kay Mami Ading. At kay Daddy Long, praise the Lord. Si Ken Saila, kay Tita Lorna Abelino, good evening sa inyo dyan, Tita. Sister Reynaline Liboon, ayan. Sister Michelle, good evening, Brother Ding Dong. Konbawa sa mga kapatid natin sa Japan, kay Mami Kylie, Sis Ethel. Sister Tess Gomez, Sister Ibeng Austral, good evening din kay Sister Arlene Vinson, praise the Lord. Tuloy-tuloy tayo sa gawain. Mag-comfy break muna tayo. Praise God. Thank you, Lord.
Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, salamat sa Diyos sa ating Comfy Break. Nagbasa na ba kayo ng Bible nyo for today sa Proverbs chapter 12? Kasi September 12 ngayon. Ayan. Ang isa sa nagustuhan ko rito, yung Proverbs chapter 12, verse 15. Ayan. Alam mo ang sabi ng kawikaan? Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. May kilala ka bang ganun? Na laging siyang tama. Akala niya, lahat ng inisip niya, plano niya, yung pupuntahan niya, alam mo sa buhay niya, ang thinking niya na lahat ng kanyang magiging desisyon nakabase sa kanyang sarili ay magiging tama lahat. Sabi, tawag ng Bible sa mga taong akala niya lagi siyang tama, mangmang. Sabi rito, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ayan, praise the Lord. So binibigyan tayo dito ng instruction at reminder na huwag tayo mabuhay ng isang tulad ng isang mangmang. Kundi mabuhay tayo ng may pangunawa. A life that has understanding from the Lord. Paano tayo mabubuhay ng may pangunawa? Eh, kailangan matuto po tayo na tumanggap ng payo. Ayan, mabuksan ang ating puso at isipan na, no, kailangan ko maganda yung advice mo. Sa mga kabataan, makinig sa mga magulang. Makinig sa payo ng mga nakatatanda, lalo na sa gawain sa ating Panginoon. At kahit na nga may edad, lola, mayroon ng asawa, kailangan matuto pa rin tayo at magkaroon ng kapakumbabaan na tumanggap ng payo. Ayan, salamat sa Diyos. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Diyos sa ating Comfy Break para sa ating Proverbs of the Day. Ayan. Kung kayo po ay nanonood, nakikinig, mag-join kayo. Samahan nyo kami. Magbasa tayo ng Bible. At makikita mo kung paano ang Diyos ay mangungusap sa iyo at bibigyan kanya ng karunungan sa pamamagitan ng mga kawikaan. Salamat sa Diyos for joining us tonight. Kuha na tayo ng Bible. Buksan natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11 hanggang 13. Ayan, 1 Corinthians chapter 13 verse 11 hanggang 13. Habang binubuksan mo Bible mo sa Tagalog niyan, unang Korinto, kami ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga kapatid natin joining us sa ating Kingdom Builders Ministry. Salamat po sa inyong mga pledges. Mga kapatid, ang simbahan ng Panginoon, ang kanyang santuwaryo ay itinatayo na natin. Kaya samahan niyo po kami sa ating comment section ng yung GCash number natin. Mag-type po kaya Operation Pangon, tapos isend mo yung amount na yon. Lahat yon ay pupunta sa pagtatayo. Na kung saan yung sanctuary na ito, doon tayo sasamba. Doon tayo magpupuri. Kaya sama-sama tayo manalangin at magbigay sa kanyang gawain. Praise the Lord! Good evening din at hello kay Sister Thelma Zamora, mapagpalang gabi sa inyo, Brother Resty Masangkay. Kay Reneline Kuambot, God bless you, sis. Praise God. Kay Sister Phoebe Versosa, God bless you din po. Kay Ninong Zoilo and Ninang Ellen Escobar. Okay, basahin na natin ang Word of God sa 1 Corinthians chapter 13, verse 11 hanggang 13. Sabi niya doon sa verse 11, noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subarit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Hallelujah. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito.
tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Verse 13, samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Diyos, aming Panginoong Ama na nasa langit, salamat po sa pagbasa ng salita mo, pagpalain mo ito sa aming mga puso. Matutunan namin ang iyong salita. Makita namin ang kahalagahan ng mga salita mo sa aming buhay. Dalangin namin na ikaw magtuturo, mangangaral, mangusap. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah, praise the Lord. Glory to God sa mga kapatid natin. Thank you for joining us sa ating OPM, online prayer meeting, Mondays to Fridays, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben ng Jesus Comfy Church. Ayan, Monday na Monday, praise the Lord, at magsisimula tayo ng series. Ang pag sinabing series ay mga sunod-sunod na pag-aaral patungkol sa isang lesson or topic. Ang pag-uusapan natin is the basics. Ayan, the basics yung series natin, no? At pag narinig nyo po ang salitang basics, ayan, alam nyo ba ang ibig sabihin yan? What comes to your mind? What comes to our mind when we hear the word basics? Ayan. Sige nga, paki-comment naman dyan. Alam ito ng mga nag-aaral. Alam ito ng mga nagpapaaral. Yung mga nagsasagot ng module. Yung mga may pinapaaral ng mga elementary. Ayan, preschool. Thank you, Lord. Actually, yung basics, sabi ng dictionary is essential facts or principles of a subject or skill. Ayan. Ito yung talagang foundational ito. Fundamentals. Dito dapat magsisimula ang lahat. Okay? Foundation. Okay, very good. Fundamental. Dapat alam natin ito. Kumbaga, ano bang basic sa atin? Kumbaga, sabi ng kapatid, sisiw yan. O mga parang ibig sabihin niya, madali lang. But when we hear the word basics, is dito dapat magsisimula ang lahat. Alright? Ito yung pinaka-foundation ng lahat. Example, sa mga nag-aaral ngayon, ano ba yung basic? Kailangan, ang una niyang matutunan yung basic is yung ABC. Kailangan malaman niya yung mga alpabeto para matuto siyang magbasa. Kasi kapag hindi niya alam yung basics, ay mahirapan siya magbasa. Alam niya yung basic ng mga tawag sa iba't ibang kulay. Ayan. So kailangan alam ng bata yun. Basics yun. Basic na kailangan matuto na siyang magbilang. 1, 2, di ba? Sa mga bata, itinuturo yan eh. Para ito yung magagamit nila sa fundamental, yung first step nila sa mga susunod pang pag-aaral, sa challenges na kanilang haharapin sa school. Ayan, dito dapat magsisimula. Alam nyo, kapatid, sobrang importante ng basics ng Christianity. Sa iyong relasyon sa Diyos, ano ba yung basics na dapat nating matutunan? Ano ba yung dapat na lagi nating binabalik-balikan? Alam mo, sa mathematics, may basics din eh, di ba? Kailangan yung addition, subtraction, solo mo yan eh. Yung multiplication table. Para makasolve ka ng mga difficult problems. Bago ka mag-algebra, calculus, kailangan alam mo yung basics. Ganun din sa buhay nating Kristiyano. Because our life as a believer is full of adventure. Marami tayong mga iba't ibang klaseng pagsubok na hinaharap. Matataas na bundok. Mas matataas. May mas matataas pang mga challenges, bundok. Mga higante yung kinakalaban natin. Kailangan alam po natin ang basics ng ating relasyon sa ating Panginoon. And when we understand na, ay, kailangan pala alam ko to. Kailangan pala ito ay dapat nasa akin na to. Hindi na ito nawawala. Para kahit anong harapin ko, kahit ano yung mga problema, pagsubok na dumating, magpapatuloy ako sa takbuhin ko sa Panginoon. Because a lot of people, listen to this ha, maring ikaw to, nanonood ka, nakikinig. Dahil nga no, lumalago sa gawain, tumatagal sa gawain, sa relasyon niya sa Diyos. Yes, praise the Lord kung lumalalim ka. Minsan nagkakaiba ng pursuit o yung pinaka-goal sa kanilang buhay, ang isang mananampalataya. Minsan yung Christian life, ang pinaka-greatest pursuit is miracles. Alam mo yun, kapag siguro, ang pinakamaganda sa akin eh,
maka-experience ako ng miracle. Yun na yung nagiging goal ko. Yung iba naman, ang pinaka-pursuit nila sa kanilang Christian life is makaranas ng kapangyarihan. Ngayon, pag nagpe-pray ako, gusto ko talagang may kapangyarihan ng Diyos. Maaring your pursuit in life is the gifts or the physical or material things in this world. Kapatid, hindi masama yun. We believe that the Holy Spirit is working in us, through us, and to us, but hindi ito yung greatest goal in our life. Alam nyo, babalik lang tayo dun sa basics. Yun talaga, itong mga bagay na ito, ang gusto at will matter most sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Yung basics of Christianity. Umbalik tayo dito sa binasa natin. Sa 1 Corinthians chapter 13, ang pag-uusapan natin is yung faith. Sobrang basic nitong faith na dumarating ang panahon na sa pagtagal na ng kanyang relasyon sa Diyos, yung isang Kristiyano na matagal na sa relasyon niya sa Panginoon, kapag dumadanas sa mga matitinding pagsubok, di ba nawawala ng faith? Nanghihina yung pananampalataya. Pumapasok yung pagdududa. I remember, speaking of faith, yung si Peter, naglalakad sa tubig. Eh, di ba? Nandun siya kay Lord. Oh, Lord, sige, sabi mo. Sige, lalakad ako. Lumakad ka sa tubig. Kaso, tumingin siya dun sa ano? Sa malakas na alon, sa hangin, lumubog siya. And a lot of people, mga mananampalataya, Christians, lumulubog. Kasi nakalimutan yung basics, yung faith. Importante ito sa buhay natin. Nasaan ka na sa faith mo sa ating Panginoon? Sabi ni Paul dito sa kanyang letter sa Corinth, sabi niya, nung bata ako, nagsasalita ako ng tulad ng isang bata. Nag-iisip, nangangatuwiran tulad ng bata. Sabi niya, ngayon, meron na akong sapat na gulang ay iniwanan ko na. So, pinapakita yung growth in his life as a believer. Yung pagiging baby Christian, childhood, nandun na siya sa adulthood, yung kanyang Christian life. Verse 12, sabi niya ngayon, sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Ang point niya dito, hindi pa natin talaga nakikita lahat halos eh. Yung langit, parang for some people, ang labo pa. Di ba parang ano bang meron sa langit? Meron ba talagang streets of gold? Meron talagang many mansions in heaven? Anong gagawin? Yes, that's true. Malabo pa sa ngayon. Sabi niya, pero subalit, darating ang araw na lahat ay makikita natin ang harapan. Hallelujah. Sinasabi niya rito, in our life now, talagang may mga malabo pa sa atin. Hindi natin mapapaliwanag, hindi natin mauunawaan ng lubusan. Kaya kung ikaw mananampalataya ka, na ikaw gusto mo ng kasagutan na konkreto sa lahat ng bagay, habang nandito tayo, you will never find that answer. Even Apostle Paul, sabi niya, malabo pa lahat. Naintindihan mo? Kaya ikaw, isang mananampalataya, wag na wag mong kakalimutan yung salitang pananampalataya. Yung faith, it takes faith. Kasi minsan talaga maraming bagay na hindi natin maipaliwanag. Why did this happen to me? Bakit kami yung nagkasakit? Bakit kami yung nag-aksidente? Bakit nangyari itong sakuna na ito? Eh, sumusunod naman kami sa Panginoon. We cannot explain and give answers to anything that is happening. Pero dito papasok yung faith. Pero isang araw, pagdating natin doon, sabi niya, darating yung araw na yon na lahat makikita mo. Lahat mauunawaan natin. Kita mo to ha, si Apostle Paul, grabe yung mga sulat nito eh. Itong New Testament, most of them, sulat yan ni Apostle Paul, yung mga epistles sa Galatians, Ephesians, Philippians. Pero sabi niya, bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Pero yun, kahit siya na napakatalino, ang galing talaga sa pagsusulat niya ni Pablo, nakakapagsalita sa apat na lingwahe, talagang nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Kapag nagpe-pray, talaga gumagaling, nakabuhay ng patay ito si Pablo ha, sa kanyang ministry. Hindi lang yun, yung kanyang apron, dinadala sa mga may sakit, talagang gumagaling. Nakarating ito sa third heaven. Pero ang sabi ni Paul, bahagya lamang yung nalalaman ko eh. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. So
So you see, itong binabasa natin, sinasabi rito na sa buhay natin bilang mananampalataya, kahit gaano katagal sa relationship mo kay Lord, hindi mo lahat malalaman. Hindi mo lahat maipapaliwanag. Hindi mo lahat matutuklasan. Napakarami pa nating hindi nalalaman. Gaya ni Pablo, sabi niya, kung speaking lang sa kanyang resume, sa kanyang pagiging Kristiyano, ang layo natin. Napakaganda ng kanyang record. Pero sabi niya, konti lang nalalaman ko eh. Hey, how much more tayo? Di ba? Pero ang sabi niya, samantala, nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pag-uusapan natin ngayon yung faith. Ayan, bilang mga mananampalataya, as we face challenges, minsan nawawalan tayo ng pananampalataya. Kapag tayo sunod-sunod na yung problema, parang, Lord, bakit ganito? Kung kailan kami lumapit sa iyo, kung kailan kaming mag-asawa ay nag-commit ng sarili naming buhay sa iyo, Lord, lalong dumadagdag yung mga pagsubok, di ko mapapaliwanag eh. Eh, alam mo yon, dito ka babalik. Going back to the basics. Kapag stress ka na sa trabaho mo, yung mga single mother, di na alam kung anong gagawin, kung saan kukuha na ipapakain doon sa kanyang anak. Yung mga mag-asawa na, Lord, saan ba talaga tutungo itong relasyon namin? Let us go back to the basics of our Christian life. Ano daw tayo? Babalik saan? Sa pananampalataya. Importante, we need to get back to our faith in the Lord. Sabi sa Hebrews 11 verse 1, ano ba yung ibig sabihin ng faith? Sabi sa NIV, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ito yung paninindigan na yung pinaniniwalaan mo, totoo yan, mangyayari yan. Katibayan ng lahat ng mga inaasahan natin, mangyayari. Kailangan yung faith, hindi natin dapat alisin ito sa buhay natin, sa preaching, yung faith natin. Kasi kung walang faith, eh nasa ng Christianity? Hindi naman natin nakita si Kristo. Hindi natin siya nahawakan, narinig. This comes and this calls for our faith. Yung our faith in the Lord Jesus Christ. At alam niyo, yung mga kapatid natin, ikaw nanonood ka, sumusunod ka, di ba? Hindi ka makakasunod. Hindi ka susunod sa paglilingkod, sa pagbibigay, sa mga napag-aaralan natin. Hindi ka susunod kung wala kang faith. You see, it is important. Ito yung basic. Kung walang faith, eh hindi makakasunod. Kung walang faith, eh hindi ka maniniwala kay Kristo. It motivates us. It encourages us. It's a fuel empowering us to obey and follow the Lord. Even we did not see the Lord Jesus Christ. Gusto ko ibigay sa iyo tatlong bagay. Every time na tayo po ay parang, saan ba ako pupunta? Am I growing in my Christian life? Go back to the basics. Sa tuwing ikaw ay nag-struggle sa buhay mo bilang isang Kristiyano, kapag maraming katanungan na hindi masagot, go back to the basics. Kapag may mga hindi ka maintindihan sa mga nangyayari sa mundo, sa buhay mo, minsan parang ang labo ng plano ng Diyos, hindi natin, parang nawawalan tayo ng pag-asa, go back to the basics. At ano yung basic na yun? Go back to our faith. Babalik tayo. Three things. Number one, faith that God loves us. Go back to the faith that God loves us. Maniwala ka, mahal ka ng Diyos. Maniwala ka na kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, mahal ka ng Diyos. Jeremiah 31 verse 3, noong una ang Panginoon nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, iniibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. At kailangan mong panampalatayaan yon. Alam mo, sa mga long distance relationship, isa sa mga nagpapatibay ng kanilang relasyon is yung naniniwala yung bawat isa na kahit malayo siya, mahal niya ako. Di ba? Eh, we stay strong. You stay strong in your relationship. Kahit hindi kayo magkasama, nasa abroad yung isa, ikaw nasa Pilipinas, nag-stay in yung isa, weekly lang kayo nagkikita. Meron kayong strong relationship when you believe, when you have faith that person loves you and you love that person.
And kapag nandun yung pag-ibig, kapatid, alam mo na, Lord, hindi mo ako pababayaan. Amen? Doon papasok yan eh. Na Lord, dahil mahal mo ako, Panginoon, kahit ano nangyayari sa buhay ko, alam ko may maganda kang ginagawa sa aking buhay. Amen? And God showed His love for us in Romans chapter 5, verse 7 to 8. Sabi niya, bihira ang taong mag-alay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maari mayroong maglakas na loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Hindi niya lang sinabi na mahal ko kayo ng walang hanggan pag-ibig. Sabi niya, pinatunayan niya. Pinakita niya sa gawa. Ibinigay niya si Kristo. Namatay pa si Kristo para sa atin. There are people watching and listening na minsan, dahil sa mga sunod-sunod na pagsubok, na parang hindi mo na alam kung saan manggagaling ang tulong, na pagdududahan mo na, Lord, mahal mo ba talaga ako? Kung mahal mo ako, bakit kami nahihirapan ng ganito? This calls for faith. Let's go back to the basics that God loves us. Lord, ang tagal na nitong sakit na to sa akin eh. Lord, ang tagal naman ng sagot sa prayer ko. Minsan, dahil sa mga pangyaring ito, eh, nakakalimutan natin. Kapatid, God loves us. Faith that God loves us. Na kahit anong mangyari sa buhay mo, mahal ka ng Diyos. Wala tayo may dadagdag, wala tayo may ibabawas, mahal tayo ng Panginoon. Ito yung sinasabi niya sa Romans 8:35-39. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ulitin ko, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. I tell you one more time, there's nothing that can separate us from the love of God. Mahal tayo ng Diyos. Sabi niya sa Tagalog, ha? Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok. Marami ka bang pagsubok ngayon? Go back to the basics. God loves you. At dahil mahal ka ng Diyos, yung mga pagsubok na yan, hindi yan higit sa iyong makakayanan. Amen! Bibigyan ka niya ng lakas para magtagumpay. Bakit? Tapat ang Diyos eh. Mahal ka ng Diyos. Mga magulang, pag meron ba kayong pinapagawa sa inyong mga anak, sample yung mga anak mo, mga elementary pa lang, bibigyan mo siya ng gawain na pang 50 years old? Hindi eh. Diba? Yung mga gawain, alam mo nakakayanin niya. Eh tayo yung tao na yun eh. Mga tao lang tayo eh. Ganun tayo mag-isip. Even more our God. Yung mga pagsubok na dumarating sa atin, kapatid, kayang-kaya natin yan. Hindi yan ipahihintulot ng Diyos ng higit sa ating makakayanan. Mahal tayo ng Diyos eh. Hindi sa ano, hindi sa power trip. Ano yan, alam mo yung word of yung power trip. Pag yung boss mo may kapangyarihan, di ba? Kung ano lang maisip niya, kahit wala na doon sa job description mo, na may personal na, hindi ganun yung Diyos natin. Alam mo, He's an all-power, He's the all-powerful God, but yet, He is good. Eh, mahirap kasi yung powerful, pero hindi naman mabuti, di ba? Sipin mo lang, isang presidente, hari, na makapangyarihan, pero hindi mabuti. Naku, kawawa yung sinasakupan niya. Hindi ganun yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kapatid, mahal tayo. Makapangyarihan siya, pero mabuti din siya. At sa kanyang kabutihan, hindi niya pahihintulot yung mga pagsubok na higit sa atin. I want you to remember this, God loves you. Amen? Anong man niyang pagsubok na yan, sa tingin mo parang ang hirap, parang hindi mo kaya, kapatid, sinabi ng salita ng Diyos, have faith, He loves you. Kahit na dumanas pa tayo ng mga pagsubok. Ano pa sabi dito? Paghihirap. Lord, kung mahal mo kami, bakit kami naghihirap? Minsan ang thinking ng mga tao, naniniwala sila sa kasinungalingan ng kaaway. Kapag mahirap ka, hindi ka mahal ng Diyos.
ang mahalang ng Diyos yung mga mayayaman. Hello? Sinungaling yang si Satanas. Huwag mong iisipin na ganun. Kapatid, ang halaga ng buhay ng tao hindi nakadepende sa pera. Ang halaga ng buhay natin hindi nakadepende sa laman ng wallet mo. Ang halaga ng buhay natin, kapatid, ay ang dugo na ibinuhos ni Kristo sa krus. Bakit namatay si Jesus para sa'yo? Ganun kakahalaga. Nakapanood ka ng mga movie na ibinibigay niya yung sarili niyang buhay, yung sarili niyang mata. Dalawa naman mata ko, ibibigay ko na lang sa'yo yung isa. Diba? Usong-uso ngayon kasi palabas na yung iPhone 14, ibibigay ko yung isang kidney ko. Diba? Bibenta ko para sa iPhone 14. May kilala kami, ibinigay niya yung kanyang kidney para doon sa kanyang pamangkin. It's because of love. Pero, even more, si Jesus, ang ibinigay niya, hindi mata, hindi kidney. Anong binigay ni Jesus? Sarili niyang buhay para sa'yo. Ganon tayo kahalaga sa Diyos. Kahit naghihirap. Kaya kahit hindi pa dumarating yung breakthrough mo financially, ang dami mong utang, patong-patong ang bills, ayan na, ilang buwan ka nang hindi nakakabayad, kapatid, remember this. Have faith. Go back to the basics. Mahal ka na yung Diyos. Kahit may paghihirap. Amen? Pag-uusig, sabi ng Romans 8:35, hindi ba paghihiwala? Eh, ano yung pag-uusig? Persecution yan eh. Bakit kami pinipersecute? Ay yung pag-uusig kasi hindi ka tinatanggap ng mga tao, nire-reject ka nila. Ayaw nila nung pananampalataya mo. Ayaw nila yung paniniwala natin. Ayaw nila yung buhay natin sa Panginoon. When people rejects us, when people are canceling us, hindi ibig sabihin na hindi na tayo mahal ng Diyos. Kasi kung mahal ako ng Lord, dapat marami yung kaibigan. Kung mahal ako ng Panginoon, di ba dapat tanggapin ako ng mga tao? Hindi ganun eh. Unang-una, ang Diyos ang tumanggap sa iyo. Kahit nireject ka ng mga tao, ang pinaka-importante, have faith that God loves you. Na mahal ka ng Diyos, at dahil sa pagmamahal niya, kahit marumi tayo, tinanggap niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kahit na minsan eh, di ba yung pamilya natin, pinagtatawanan tayo, ayaw accept yung invitation natin sa church, ayaw dumalo, ayos lang yan. Mahal ka pa rin ni Lord. Ano pa? Sabi rito, gutom. Physically to ha. Kasi Paul was telling the believers, yung mga Kristiyano kasi, ano yung sobrang persecution, umabot na na yung kanilang mga ari-arian na ibenta nila kasi syempre Christian sila, people hate them, the Romans are hunting them. Alam nyo kapatid, kahit nagugutom tayo, naranasan nyo nang magutom, di ba? Minsan ang thinking natin, Lord, kung mahal mo ko, bakit di mo kami pinapakain? Lord, bakit di mo kami binebless? Sabi nyo dyan, kahit mga physical weaknesses, kahit itong gutom, mahal ka pa rin ng Diyos. Ano pa? Kawalan. Yung kawalan, nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng bagay na to para kay Kristo, nawalan ka ng mga kaibigan. Ayan, nabawasan. Kasi ayaw na nila, Christian ka na eh. Di ba? Minsan, kasi yung wealth, hindi lang finances eh. Kumbaga, mga kaibigan din eh. Kayamanan din yan eh. Pero kahit nawalan ka niyan, kayamanan, trabaho, alam mo, sinasabi rito ni Paul, this is the time na yung mga Kristiyano, grabing persecution ang inaabot, na may personal na hanggang pinapatay yung mga Kristiyano. Umaabot sila hanggang kamatayan. Hindi lang trabaho na wala, mahal sa buhay, kaibigan na wala, pero sabi, mahal pa rin kayo nito. Panganib. Sinusunog yung mga Kristiyano, ginagawang kandila sa gabi. Kapag nalaman lang Kristiyan ka, susunugin ka. Ganon kagrabe yung persecution. Danger. Minsan, ang thinking natin, Lord, kung makapangyarihan ka to protect us, which is sinabi yung sa Bible eh. Yung si Meshach, Shadrach, Abednego, hindi nasunog eh. Di ba? Pinotektahan sa apoy. Pero, kapatid, may mga Kristiyano na namatay sa apoy. Si Daniel, pinotektahan ng Diyos sa mga leyon.
Pero may mga Kristiyano na inilagay dun sa Coliseum. Ginawa ng circus, pinakain sa mga leyon. Namatay. O maging kamatayan, sabi ng Romans 8:35. Hindi ba mahal ng Diyos sa mga yon? Paul was telling us, bilang mga Kristiyano, yes, God is able to save. God is able to heal, to rescue, to deliver, to provide, and to supply all our needs. God is able. But even in the face of difficulty, trials, tribulations, and testings, suffering, pain, and even to death, sabi niya, nothing can separate us from the love of God. At kapag meron kang pananampalataya, go back to the basic that God loves you. Mahal ako ng Diyos. Kahit dinadanas ko itong mga pinag-uusapan sa Romans 8:35, kapag ganito ang laman ng aking puso, nananalig tayo, mahal ako ng Diyos. Kahit may gutom, kahit may kawalan, kahit may namatay sa mahal ko sa buhay, kahit Kristiyano pa yung namatay, God loves me. What will be the result? In Romans 8 verse 37, pero kahit ganito yung kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito. Hallelujah! Sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sabi rito, we are more than conquerors through Him who loved us. We are more than conquerors. Kapatid, sinasabi rito yung susi for us to overcome. Ang alin? Yung pagsubok. Paano ma-overcome yung paghihirap, yung pag-uusig, gutom. Hindi kinakancel ng Diyos to. May kapahintulutan tong nangyayari sa atin. Pero kahit pagdaanan mo yan, when you go back to the basics of faith, faith in God who loves us, you will overcome anything. Ayos lang. Mapagtatagumpayan ko to. Kasama ko ang Diyos na nagmamahal sa akin. In verse 38, sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi niya na ipinakita sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi niya, verse 39, maging kamatayan o buhay. Life or death. Mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu. Sinama na ni Paul yun. Sabi ko, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap. Ano ibig sabihin? Ano mangyari ngayon? Ano man mangyari bukas? Ano man mangyari next week? Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Ang mga kapangyarihan, nasa itaas, nasa ibaba, o kahit ano pa mang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. And every time na ikaw ay dumaranas sa mga pinag-usapan natin, pinagdadaanan mo ito ngayon, babalik ka sa basis. Yes, we're praying for help. We're praying for a miracle. Paano kapag hindi pa dumating yung miracle? Yes, we're praying for breakthrough. We're praying for blessing. Eh, paano kapag hindi pa dumarating? Mawawalan ka na ba ng pag-asa? No. Go back to the faith. Go back to the basics. Believe that God loves you. That no matter what we are facing right now, we are more than conquerors through Him who loves us. Amen? Maybe you're that person tonight. Pastor, ang daming problema. Sunod-sunod. Ang daming bayarin. Narito na at may paghihirap, may pagkagutom. God loves you. Hindi yan ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos. Pinakita na nga ng Panginoon yung pag-ibig niya nung namatay si Kristo para sa atin. Sa sarili natin, susuko tayo. Kaya dito natin kailangan si Jesus. Dito natin kailangan yung pananampalataya ng Lord. Mahal mo ko eh. Hindi mo ako hahayaan. Hindi mo ako pahihintulutan na ang mga problema na ito ay higit sa aking mga kayanan. Kaya mga kapatid,
tanggapin natin muli at manampalataya tayo sa pag-ibig ng Diyos. Tanggapin natin ang pag-ibig na yun sa ating buhay. Samahan mo ako, panalangin tayo galing sa puso. Sabihin natin, Lord Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Salamat sa pagbibigay mo ng sarili mong buhay. Panginoon, kailangan kita. Patawarin niyo po ako sa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad. Naniniwala ako na mahal mo ako. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal ka ng Diyos kapag ano man ang pinagdaraanan natin. Mahal tayo ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Sumabay ka ba sa ating prayer? Tinanggap mo ba si Jesus sa buhay mo? Kapatid, magandang balita, pinatawad na tayo. At hindi lang yun, meron na tayong buhay na walang hanggat sa lahat. Ngayon, lahat ng ating nangyayari sa buhay natin, lahat ng ating pagdadaanan, pagsubok, problema, lahat ng yan ay para sa ating ikabubuti. May ginagawang maganda ang Diyos sa ating buhay. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Thank you, Lord. Congratulations kasi meron ka ng eternal life in heaven. Ngayon, meron ka ng bagong simula. Tapos na tayo, pero bago tayo mag-end, mananalangin muna tayo. And we encourage you to discover more of the love of God sa buhay mo. Sina-challenge siya namin. Simulan mo nang basahin yung Bible mo. Umattend ka sa mga gawain natin lagi, online, physical. Maintindihan mo, grabe pala yung pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, mapagtatagumpayan natin ang lahat. One more time, let us pray to the Lord. Heavenly Father, thank you for your love. Patawarin mo kami sa mga pagdududa namin sa iyong pag-ibig. Tonight, we just want to bless you and honor you for giving your life for us. Your blood, Lord, pinuhos sa krus para sa mga kasalanan namin. Ganito mo kami kamahal, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami. Sabi ng salita mo, higit pa kaming mananagumpay. Kaya ano man ang pinagdadaanan, pagsubok, problema, paghihirap, kagutuman, kawalan, pag-uusig, maaring buhay man o kamatayan, mahal mo kami. Lahat ng ito ay mapagtatagumpay. Lord, we pray that you will always remind us of how you love us. Kahit na kami ay dumaranas ng mga matitindi at mahihirap na pagsubok, kasama ka namin, hindi kami mag-iisa. Dalangin namin ang mga kapatid namin may sakit, Lord. Maaring na sila'y nag-iisip na hindi mo sila mahal dahil sa hirap, sa sakit. But Lord, remind them of your love. Let them experience your love. Hindi lang isinulat, hindi lang sinabi, kundi ginawa mo. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig nang mamatay ka sa krus kahit kami makasalanan. Kaya Panginoon, your love will empower us. And we believe that in Jesus' name. Dahil mahal mo kami, Panginoon, ang sakit na ito ay higit sa aming, hindi higit sa aming makakayanan. Kaya Panginoon, ngayon pa lang ang pangako ng kagalingan, ibinadalangin namin, dinideklara, pinapahayag at tinatanggap namin sa iyong mga latay, pinanggaling na kami. Ano man ang mga sakit, yes Lord, may mga doktor, pero ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Salamat sa mga gamot, sa
vitamins, supplements, ang mga karunungan ng doktor, medical, Panginoon. Pero ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Right now, we declare your healing on our lives. Mula ulo hanggang talampakan, nililinis mo kami sa lahat ng sakit. Pinalalakas mo ang aming katawan, binabalik ang magandang kalusugan sa iyong kapangyarihan, sa iyong banal na Espiritu. Panginoon, maraming salamat. Pinapalis namin ang lahat ng mga pagdududa sa aming puso. Ang pagkatakot, pangangamba at pag-aalala, Lord, overflow your love for us. Sa aming puso't isipan, lagi naming aalalahanin, mananampalataya na may Diyos na nagmamahal sa amin. Thank you, Lord, for your love for us. And Lord, this will overflow in loving others. Kaya mga Panginoon, yung faith namin, mahal mo kami. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Salamat lahat ng kagalingan, kalakasan, tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Praise God. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig. Let us have faith that God loves us. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon for joining us sa ating prayer. Kung sumabay ka sa ating panalangin, kapatid, receive the answer to your prayers. In Jesus' name, by His will, sasagot ng Diyos. Manawala tayo. Siyempre, maghintay din tayo. Amen. Glory to God. Joining us sa ating digital evangelism, sa lahat po ng nag-share sa ating live video, maraming salamat. Ganun din sa mga new blessing first time, salamat sa buhay ninyo. Amen. Glory to God. Kapatid, kung tayo po ay na-bless sa kanyang mensahe, sa ministry na ito, maraming salamat sa Lord. Be a blessing by giving sa ating gawain. Sa ating comment section, nandyan yung Gcash number natin para sa ating mga tithes and love offering. Purihin ang Panginoon sa iyong pagbibigay. Tanggapin mo ang masaganang pagpapala. Praise the Lord! Salamat sa Diyos for being a faithful kingdom partner. At kung magsisimula ka pa lang sa pagbibigay o kung ikaw huminto, pinapaalala, manumbalik na sa pagsamba, sa pagbibigay. Sa pangalan ni Jesus. Kanina po ba ay sumabay kayo sa ating prayer? Tinanggap nyo ba ang pag-ibig ng Diyos? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Kapatid, magandang balita. Anak ka na ng Diyos. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon. Kaya sabay-sabay tayo. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I am loved by the Lord Jesus Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, power sa iyo! Messiah, Jesus Christ, our King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join mo dito sa OPM Online Prayer Meeting Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruban. God bless you. Have a great night. See you again. Bye.